Midnight Man. Sir Mac, magandang araw po. Tawagin mo na lang akong Brad. Kwento po namin ito ng GF ko na itago na lang natin sa pangalang Pau. Naabutan kami ng napakalakas na ulan noon habang nasa biyahe kami. Since gabi na at delikado ang magmaneho kapag ganoon ang sitwasyon, nagpa siya kaming maghanap na lang ng transient house o motel along the way. Basang-basa na rin kami noon, Sir Mac. Motorsiklo po kasi ang sasakyan ko. May baon naman kaming kapote noon. Kaso, hindi talaga uubra dahil sobrang lakas din ng hangin at alangani ng kalsada. Hindi naman nagtagal, nakakita kami ng motel. Hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan at lugar nang hindi maapektuhan ang hanap buhay ng may-ari at mga tauhan doon. Pagkabayad namin, diretso agad kami sa kwarto. 12 hours ang binayaran ko, Sir Mac. Para sa akin kasi ay napakamura lang doon kumpara sa mga motel at hotel sa Maynila. Kaya okay lang kahit di namin masulit ang 12 oras. Bali, tatlong palapag yung motel na yon. Sa second floor daw yung kwarto namin, sabi nung bantay. Kaya umakyat kami. Naaalala ko pang grabe yung pagtulo ng damit namin ni Pau. Gawa nga nang nabasa kami ng malakas na ulan. Naglawa tuloy siya sa sahig pati sa hagdan ng motel na yon. Buti na lang mabait yung boy doon. Normal lang daw yung ganon at takbuhan daw talaga sila ng mga inaabutan ng ulan sa daan. Kung di ako nagkakamali, bandang alas 10 na ng gabi yon. Nakapatay yung ibang ilaw sa hallway at hagdan. Iilan lang ang nakabukas na nagbigay sa akin ng kilabot. Lalo pa at ginaw na ginaw kami. Fan din kasi ako ng mga horror na pelikula, Sir Mac. Kaya kung ano-ano yung nai-imagine ko nun. Isa pa, malayo sa kabiyasnan yung motel na yon. Kung may malapit mang establishmento, ay mga 500 meters o 1 kilometer ang pagitan. Tinanong ko yung boy kung may mga naka-check-in ba nung mga oras na yon. Meron naman daw, kaso iilan lang. Oo nga pala, Sir Mac. Nakita ko rin kasi sa labas na may mga nakaparadang motor at kotse sa parking. Pagkapasok namin, umalis din agad yung boy pagkaabot ng mga bagong tuwalya at kakapiranggot na toothpaste, sabon at isang toothbrush. Ayos. Share lang kami ni Pau sa sipilyo. De, biro lang po. May baon naman kami noon at nasa traveling bag. Pagkatapos maligo ni Pau, ako naman ang sumunod. Nagulat na lang ako nang nasa kalagitnaan na ako ng pagsasabon ng katawan ay kinalampag nito yung pinto ng banyo. Yung pagkalampag na parang minamadali ka. Binuksan ko naman yon bahagya. Hindi sa nahihiya akong ipakita ang katawan ko, Sir Mac. Kundi napakalamig kasi ng pumapasok na hangin sa banyo. Napatanong na lang ako ng bakit, sa syota ko nang makita ko sa mukha niya yung takot. Namumutla din ito. Sabi ko naman sa kanya, saglit lang at magbabanlaw pa ako kasi punong-puno pa ako ng sabon. Binilisan ko lang talaga at lumabas na ako. Maluha-luha si Pau nang lapitan ko, Sir Mac. Sabi ko, anong problema? Hindi siya kumibo, pero itinuro yung bintana. Anong meron ka ko? Saka sinilip ko yon. Wala naman akong makita na pwedeng katakutan ni Pau bukod sa madamo at makalat na likurang bahagi ng motel. Pero meron daw, may tao raw doon. Matandang babae. Saktong-sakto daw nung pagsilip niya. Nakatingin din ito sa direksyon niya. Tapos ang sama daw ng titig nito. At maya-maya ay ngumiti sa kanya bago naglakad at nawala sa paningin niya. Tinanong ko kung anong itsura. Baka naman kako tauhan din sa motel na yon, o baka yon ang may-ari. Ayon naman kay Pau, puting-puti na raw ang buhok nito.
nakasuot ng maduming lumang bestida na imposibleng maging tauhan o may-ari ng motel na yon. E sabi ko, ba't siya umiyak? Natakot daw kasi siya sa tingin nito. Tapos naisip niya pang posibleng multo yung matanda. Sa dami ng pwedeng tingnan sa kanya pa talaga, na parang alam na alam nitong may tao doon sa kwarto. Saka nakakapagtaka raw kung anong ginagawa nito sa likod. Oo nga naman, Sir Mac. Gabing gabi na nun. Pero hindi ko nalang binigyan yon ng ibang kahulugan. Hindi naman kasi malabong tauhan yun doon. Sadyang judgmental lang si Pau. Pinatahan ko siya tapos natulog na kami. Tulog lang po talaga, Sir Mac, dahil ramdam namin ang pagod sa mahaba-habang biyahe. Partida di pa kami nakakarating sa aming destinasyon. Alauna ng madaling araw. Nagising ako kasi sumobra yung lamig sa kwarto. Ang natatandaan ko ay hindi ako nagbukas ng aircon. Ayaw ni Pau. Malamig na daw kasi. Sa sobrang lamig, Sir Mac, tumagos na yon sa kumot. Hindi ako mapakali nun. Kahit yapusin ko pa si Pau ng mahigpit at magsumiksik sa kanya, hindi talaga nawawala yung ginaw. Napabangon tuloy ako para sana kunin yung ginamit naming tuwalya at nang maidoble ko sa kumot. Pero bago ako tumayo at abutin yon sa pinagsabitan ko, napansin ko na nakabukas yung sliding na bintana ng kwarto. Hindi naman bukas na bukas. Mga 5 pulgada lang siguro na sapat na para pumasok yung hamog at hangin mula sa labas. Kaya pala sobrang ginaw. Takang-taka ako kasi di ko naman binuksan yon. Hindi rin naman si Pau kasi, di ba? Natatakot nga siyang sumilip doon dahil sa nakita niya. Paglapit ko doon para isara at ikandado, napasilip ako sa baba. Sir Mac, hindi ko alam kung maniniwala kayo pero parang gusto akong takasan ng malay tao sa nakita ko. Yung matandang babaeng sinasabi ni Pau, naroon sa baba. Naaaninag ko ito dahil na rin sa mga bukas na ilaw ng ibang kwarto sa baba. Hindi man ganoon kaliwanag pero sapat na yon para makumpirma ko ang inilarawan ng syota ko. Nakaporma yung matanda na parang isang palaka. Nakatingala sa direksyon ng kwarto namin at masama ang tingin sa akin. Kakawayan ko sana ito dahil ayoko namang sumigaw para tanungin ito kung anong ginagawa niya roon. Baka makabulaho pa ako sa mga natutulog. Isa pa, wala talaga akong maisip na gawin dahil sa kilabot na nararamdaman ko nung mga oras na yon, Sir Mac. Nang makabawi-bawi ako, doon ko na isinara yung bintana at sinigurong nakakandado ito. Sa pagkakaalam ko, ilang minuto din akong nakipagtitigan doon sa matanda bago ko gawin yon. Hindi na ulit ako nakatulog nun. Nakahiga na lang ako sa kama at dilat na nakatingin sa bintana. Hindi man ako sigurado kung anong meron sa matandang yon. At least nakahanda ako sa mga pwede nitong gawin. Nung nagliwanag na, doon na ako pumikit. At saktong 8:00 ako nagising. Halos sabay lang kami ni Pau. Sabay na kaming naligo nito. Natatakot pa rin daw kasi siya. Maniwala kayo, ligo lang talaga ang ginawa namin. At hinintay ko munang matapos kami bago ko ikuwento sa kanya yung nakita ko noong madaling araw. Pagka-checkout namin, nakita ko yung boy ng motel na nasa labas. Pasimple ko itong binulungan. Tinanong ko kung sino yung matandang babae na tumitingin sa kwarto namin. Nagtaka ako kasi napangiti pa ito sabay-sabing, "Ayun ba, sir? Huwag nyo nalang intindihin yon. Madalas nga yun pumunta rito. Natalon sa bakod sa likod. Sabi ng ibang taga rito, sir, aswang daw yon. Pero hindi nang bibiktima ng tao. Gustong-gusto lang daw nun umamoy ng mga buntis." "Ay, sir, hindi ho ba buntis si ma'am?" Doon ako nagulat, Sir Mac.
sa huling tanong nito. Yung kilabot na nararamdaman ko habang nagkukwento yung boy ay napalitan ng tuwa. Nung nagpatuloy na kami sa biyahe, dumaan kami sa butika para bumili ng pregnancy test kit. Kumpirmado, Sir Mac. Buntis si Pau nung mga oras na yon. Natawa na lang kami kasi wala raw siyang ideya. Kaya pala madalas ay mainit ang ulo niya. Kaya pala malakas ang topak at sinasamaan palagi ng pakiramdam. Buntis na pala sa panganay ko. Sa kasalukuyan, tatlo na ang anak namin ni Pau. Kasal din po kami sa simbahan, Sir Mac. Hanggang ngayon nga na pagkukwentuhan pa rin namin yung karanasan namin yon at naipasa na rin sa mga anak namin ang tungkol sa aswang na matandang babae. Kumusta, Sir Mac? Ako po si Agatha. Nangyari po ito ilang taon na ang nakalipas. Taong 2014. Sinundo ako ng BF ko noon sa isang mall sa Manila. Kakagaling ko lang din ng school noon. Naka-uniforme pa ako. Pagkatapos naming kumain sa mall, diretso agad kami sa lugar na maraming kwartong walang bintana. Sumakay kami ng jeep sa Loton. Doon kami sa usual nag-check-in. Yung mura lang. Estudyante pa lang kasi kami parehas nung time na yon. Nagambagan pa nga kami, Sir Mac. Nung time na yon ay marami raw ang naka-check-in. Sabi sa amin nung receptionist na si Marnie, okupado raw yung favorite room namin. Okay lang naman, so sa ibang room kami. Sir Mac, economy lang pala kami palagi. So walang aircon, electric fan lang. Kaya nagtitiis kaming pagpawisan. Maya't maya na lang kami nagsha-shower para mapreskuhan. Actually, Sir Mac, luma na yung motel na yon. Nakakatakot nga rin ang itsura nito sa loob. Ultimo yung mga kwarto. Parang hindi na may maintain ng maayos. So no choice kami ng BF ko that time. Pagkapasok namin ng room, nakaramdam agad ako na something was off. Parang may mali talaga. Hindi ko siya maipaliwanag eh. Pero since nandun na kami, pinagwalang bahala ako na lang. Umorder ng beer si BF. Tig-isang Red Horse lang kami nun. Pangpainit kumbaga. Kwentuhan tapos magkakadal. Maya-maya nagpaalam si BF na magsi-CR. Kumulo daw bigla yung tiyan niya. Habang nasa banyo siya at ako naman naglalaro lang sa phone ko, napatingin ako bigla sa sulok ng kwarto. Yun talaga ang nakaka-badtrip dun sa motel na yon, Sir Mac. Masyadong dim yung ilaw. So hindi talaga nasasakop ng liwanag ng bumbilya yung buong kwarto. Yun nga po. Napatingin ako sa sulok malapit sa pinto ng banyo. Parang may nakatayo na nakaitim. Nung una wala lang sa akin. Baka kako shadow lang yon o silhouette ng kung ano. Pero bigla itong gumalaw. Yung parabang umabante ng konti. Nanlaki yung mata ko nun. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ayoko namang magsisigaw kahit nakaramdam na ako ng matinding takot. Tinex ko si BF na bilisan niya. Basta sabi ko pakibilisan. Pagka-receive ko ng reply ni BF, umabante na naman yung nakaitim. Malinaw na sa mata ko ang suot nito. Nakamahabang itim na bestida. At meron din itong itim na belo sa ulo. Feeling ko parang mahihimatay na ako sa takot. Lalo na nung palapit na ito ng palapit sa akin. I swear, Sir Mac. Gusto ko na talagang sumigaw kaso hindi ko magawa. Ganoon pala ang pakiramdam kapag sobra-sobrang takot yung nasa dibdib mo. Palapit na yon ang palapit. Mabagal pero tuloy-tuloy. At hindi rin ako nagkaroon ng pagkakataong makita ang itsura nito dahil natatakpan nga nung suot niyang belo. Napapikit na lang ako nun, Sir Mac.
at nang marinig kong bumukas na yung pinto ng banyo, doon ako nagmulat ng mata. Wala na yung nakaitim. Siya namang lapit sa akin ang BF ko at hahalik sana sa akin. Pero niyaya ko na siyang umalis na kami doon. Takang-taka naman ito sa ginawa ko. Pilit pa akong pinipigil pero sabi ko, ipapaliwanag ko na lang mamaya sa labas. Wala itong nagawa kundi sumunod na lang. Nahalata ko nga rin na bad trip yung itsura nito. Nang makapag-checkout kami, niyaya ko siya sa isang fast food resto. Doon ko pinaliwanag ang lahat. Sumama din yung pakiramdam ko. Maya-maya hinawakan ni BF yung braso ko at sinuri. Ang dami kong kalmot at mga pasa, Sir Mac. Nakakapagtaka, pero kulay ube na yung mga pasa na yon. Doon na rin naniwala sa akin yung nobyo ko. Pinahiram niya rin ako ng varsity jacket niya. Isuot ko raw kasi baka mapagkamalan pa ng mga taong sinaktan niya ako. Sir Mac, wala akong matandaang nakalapit sa akin ng tuluyan yung nakaitim doon sa motel. Hindi rin naman ako tumama sa kung saan-saan para magkaroon ng mga pasa at mga kalmot. Isa lang ang nasa isip namin. Baka yung nakita ko rin ang may gawa nun. Napapatanong din kami kung ako lang ba ang nakaranas ng ganoon sa motel na yon at kung aware ba yung mga empleyado doon na literal na may kababalaghang nangyayari. Hindi na ulit kami nag-check-in doon, Sir Mac. Sa ngayon ay may sarili na kaming bahay ng dati kong BF na asawa ko na ngayon. Tinatawanan na lang namin yung karanasan kong yon. At the same time natutuwa kami na kami pa rin ang magkasama. At malayo pa man, ay malayo-layo na rin ang narating namin sa buhay. Sir Mac, wala nang paligoy-ligoy. Tawagin mo na lang akong Yubi. Marami-rami na rin akong karanasan pagdating sa mga kababalaghan. Pero itong ikukwento ko, ang pinakakakaiba sa lahat. February 2016, late celebration namin ng Valentine's ng shota kong si Olive. Namasyal muna kami nun, kumain, nagsine at pagkatapos, dumiretso sa paborito naming lugar. Maaksyon yung eksena sa pagitan namin ni Olive. Miss na miss kasi namin ang isa't isa sa kadahilan ng masyado kaming nalunod sa kanya-kanyang trabaho. Sir Mac, hindi naman sa pagmamayabang. Nakalimang ikot kami sa loob ng 3 oras. At sa bawat ikot namin, pinasakay ko si Olive sa alapaap. Kaya nga parehas kaming bagsak at nakatulog ng magkayakap. Hindi ko alam kung ilang oras na kaming nakakatulog nang gisingin ako ng malalakas na ungol. Napatingin ako kay Olive. Tulog pa siya, Sir Mac. Yung naririnig ko ay parang sa kwarto lang din namin nagmumula. Parang imposibleng manggaling yon sa kabilang kwarto. Kasi sa tinagal-tagal na naming nag-check-in doon, niminsan ay hindi pa ako nakakarinig ng ingay o ungol galing sa ibang kwarto. Inikot ko yung paningin ko sa loob. Pero wala namang kakaiba bukod sa umaalingaw-ngaw na mga ungol sa tenga ko. Pero dahil inaantok pa ako, mas pinili ko na lang ulit matulog. Wala pa yatang 20 minutos ay nagising na naman ako. Umuuga yung kama namin. At pagtingin ko kay Olive, may taong nakapatong sa kanya. Magkahalong galit at pagtataka ang naramdaman ko. Gusto kong tumayo pero para akong idinikit sa kamang yon. Ni mga daliri ko sa kamay at paa ay hindi ko magalaw. Yung mga mata ko lang yung malayang nakakapaglikot. Hindi ko din naman maaninag yung nakapatong sa shota ko. Dim light lamang ang nakasinde sa kwarto nung mga oras na yon. Pero ang alam ko ay lalaki yon. Hubot-hubad at parang batang nakasakay sa laruang kabayo. Base sa paggalaw nito sa ibabaw ni Olive. Napaluha ako nun.
Napapikit ng ilang minuto at umaasa na nananaginip lang ako. Hanggang sa narinig kong humahalakhak yung lalaki. Pagdilat ko, ibang babae na yung nasa tabi ko at hindi na ang syota ko. Ang laki ng pagkakangiti nito. Paano ko na lamang babae? Sir Mac, maikli lang ang buhok ng syota ko at may matingkad na kulay. Yung sa babaeng pumalit sa pwesto niya ay may mahabang buhok na lagpas bewang. Inikot ko yung mata ko sa loob ng kwarto. Wala si Olive. Iniisip ko nga na pinaprank lang ako nito. Pero bakit di ko maigalaw yung katawan ko nun? Ni hindi rin ako makapagsalita at makasigaw. Wala akong ibang magawa kundi umiyak. Maya-maya lang, saglit na bumukas yung ilaw. Yun bang parang nag-flash? Wala pa yatang isang segundo, Sir Mac. Kitang-kita ko ang itsura nung dalawang magkapatong sa tabi ko. Yung lalaki ay sugatan at duguan ng mukha, habang yung babae naman ay may malaking bibig na parang hiniwa yung magkabilang gilid. Doon ako napahagulgol at unti-unting nawala ng malay. Nagising akong nasa tabi ko si Olive. Nakahawak ito sa phone at ngumiti nang makitang gising na ako. Agad ko naman siyang niyakap. Tapos tumingin ulit ako sa buong kwarto. Wala namang pinagbago. Hindi ko alam kung nananaginip lang ba ako nun. Pero ramdam ko yung pagod at parang ubos na ubos yung lakas ko. Sir Mac, pagkatapos naming mag-check out, bago kami sumakay sa elevator, may nakasalubong kaming mag-shota sa hallway. Wala naman sana akong pakialam pero naisip kong parang pamilyar yung dalawa. Palabas na kami sa motel na yon nang maalala ko, sila yung kaninang magkapatong sa tabi ko.